guys, what's up? So welcome back na naman sa aking panibagong YouTube video, guys. Archie Rin nagbabalik para sa panibagong bike check, guys. So nandito na naman ako ngayon sa Bike Planet Maykawayan branch para sa isa na namang bike check video. So sa naghahanap ng mga budget mountain bike, yan. So tamang-tama sa iyo ang video na ito kasi magba-bike check tayo dito ng bagong-bago at mainit-init na aabangan na budget mountain bike sa market. Ayan, syempre gawa ito ng Fox Eye. Mata ng Fox. Ayan, no, hindi. Fox Eye Ares. Ayan, guys, okay, kita nyo naman. Ang ganda nito. Oh, wala na tayong intro. Action video. Diretso na agad tayo dito sa bike check ng Fox Eye Ares. So guys, ayan ang ating ibabike check. Oh, syempre, oh, mainit-init. Oh, ayan, aabangan natin to sa market. So first time ko nakita ang ganitong bike. Syempre gawa yan ng Fox Eye. Ang model niya ay Ares. So simulan natin ang bike check niya sa kanyang frame, guys. Ang color niya ay matte black. Ayan. In love talaga ako sa matte black, guys. Ayan, no. So kung pipiliin ako sa glossy or matte black, syempre sa matte black ako. At sa may bandang lower side niya, matte blue. Ang ganda ng pagkakablo niya, guys. Astig na astig. Ang gandang tingnan. Siyempre, meron niya lalagyan ng beer dito. Ay, malamig na beer. At made from 6061 alloy ang ating frame. Ang size nga pala nito, guys, ay small, 16 inches. Ayan, makikita natin dito. Foxter size small aluminum. Team Technology MTBA series. So, A series is aluminum series. Dito sa top tube, may makikita tayong RS. Tapos high pressure mold at Fox Eye na brand at then Ares uli dito. So ang dami, may Ares dito, may Ares pa dito. So pag kinapa natin tong Ares, water decals to, guys. Medyo makapal siya. Ayan, makapal yung water decals niya. Dito ganun din, dito ganun din makakapal at dito ganun din. So nauuso na talaga ang water decals ngayon, guys. Hindi siya smooth welding, hindi na big deal yan. Para sa akin okay na din yan. At internal cabling tayo dito, isa. Tapos sa kabila, isa rin. Ayan. So dalawa yan. Dalawa sa down tube. Tapos yung isa, guys, dito dumaan sa top tube. Preno yan sa likod. Ayan. Dito dumaan. Ayan. Ganda. Tapos yung shape nito, guys, hindi ko masabi kung ano yung shape. Curve dito konti. May flat dito. Tapos pakitid na rito. Tapos flat pa rito. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-sided, 2-4-6. Tama, 6-sided to, guys. Tapos pa-bend dito. So ang ganda ng ano niya rito pagkaka-bend to. Yung iba nakikita ko pa-diretso lang. Ayan. Siyempre, etong head tube natin, guys, 120mm. Straight lang yan, guys. Ayan, straight. Nagmukha lang siyang tapered dahil dito. Ayan, medyo bumukol lang konti. At siyempre may logo ng Fox Eye. Water decals pa rin yan. Ayan. So built bikes to. So malamang at sa malamang, guys, integrated ball bearing pa ang nakakabit dito. Ayan. Tingnan naman natin dito. So ganun pa rin. Hindi maraming uod ng pagkaka-welding. Saka dito sa may banda baba ng bottom bracket. At itong chainstay niya, guys, Fox Eye. Ang ganda, guys. Promise, oh. So pag tinignan mo to, akalain mo mamahalin to. Ayan. Tapos pa-rectangle ang shape ng ating chainstay. At meron ditong bridge. Kakaiba yung bridge niya, guys, oh. Ah, ito, nakita ko to. Lalagyanan to ng ano, guys, center stand. May mga nabibiling center stand para sa bike. At ito tapalodo. Ang ganda. At syempre dito dumaan or lumabas yung kable ng FD. Ayan. O, tingnan natin ang dropout na papalitan. At ito syempre guard to para sa RD. Gusto ko nito, eh. Yan, para hindi pag bumabagsak or sumesemplang ka, hindi yung RD tinatamaan. Kasi kapag nasemplang ka, bumagsak, bumabaluktot tong drop out or masira yung RD mo. Yan, patulong din yan. At diretso ang ating, ay hindi, may konting curve. Konti lang naman, guys, yung chainstay natin. Pero dito sa seat stay, may bewang. O, sexy ano, pa-curve yan. Ayan, ganun pa rin, pa-rectangle pa rin ang shape nito. At may nakalagay na agile ride geometry. Ang ganda ng pag-geometry niya, guys, dito. At meron tornilyoan ng bike rack. Rock and roll, baby. At may bridge lalagyan na ng tapalodo. At dito tayo ngayon sa suspension fork nga, guys. Straight,
bakal ang crown, bakal ang arc, bakal ang lower. Yung stanchion niya guys, 110mm. At meron ditong rubber orange ng indicator ng iyong pagka bounce, 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 bounce. Ayan, bakal to. At itong fox eye guys, sticker. Ayan, matatanggal yan. Ayan, maghihiwalay at maghihiwalay yan. Ayan, parang relasyon lang yan. Biglang ganun eh, no? At syempre, naka quick release yan. Ayan. At ang ating hubs guys ay bakal. Naka crown bearing. Quick release. 36 holes. Ayan. Kasi 18, 36. Bakal ang ating bakal ang ating spokes. Unti ko na nang masabing bakal ang ating stainless spokes. Ayan. Bakal ang ating spokes. Double wall alloy na rim. Na may sticker na fox eye. Ayan o. Ang ganda nito guys. 6061 alloy. Akala ko may rim brake. May flat siya rito. Tapos pa, ano na to? Pa triangle na. Siguro mga 20mm ang ano na to guys, lapad. Siyempre, ang gulong niya ang ganda oh. Skin wall ba to? Gum wall. Ayan. Na ang tatak ay ano to? Jewiter? Ayan guys, ngayon lang tayo nakapag-bike check na ganito ang tatak ng gulong. Jewiter. Basta yun na yun. Bahala na kayo mag-pronounce. 50 TPI Ecop Compound Excellent Traction. Ganda na. Ang ganda ng gulong guys. Promise. At ang sukat niya syempre ay 27.5 by 2.10. Tininin. O diba ang ganda guys. Promise. At syempre sa kabila ganun pa rin. Baka lang ating hubs na quick release. Ayan. Quick release. 36 holes. Ayan. 18. Baka lang ating spokes. Double wall alloy na rim na may sticker na fox eye. Ang ganda. Fox eye. 6061 aluminum alloy. At G-Lure na gulong. Gum wall or skim wall. Nalilito tayo sa dalawa na yun eh. Hindi ko mapa-differentiate yung dalawa na yun. 27.5 by 2.10. Malapad to guys. At ang specs niya ay pang road. Ayan. Pang road na to, fast rolling to guys. Di ba? Hindi kahit pa paano makakasabay ka. At syempre pakinggan natin ang hubs. Hindi siya ganun kaingay guys. May tunog siya pero smooth. Ayan. Tapos 9 speed to guys. 13 ang pinakamaliit at 32 ang pinakamalaki. Ang ganda ng spacing niya guys oh. Orange. Threaded type pala to guys, yung cogs niya. Wala naman masyadong problema sa threaded guys, kaya lang ang pinakamaliit na ngipin o pinakakaunting ngipin na malalagay mo is 13 lang. Hindi kagaya ng cassette, may makukuha kang 11 or 10 or 9. So ang alam ko pag threaded ang minimum niya is 13. Ayan, ang maximum niya nakakakita ako ng 40 plus. Ayan. At syempre ang RD niya ay Senza V9. Wow, parang kotse to ha. Oh, oh. Dati puro A, Senza, ay puro RX, Senza RX, RX. Ngayon meron tayong V9. Parang engine ng kotse to ha. Oh, 'di ba? V is A9, ayun na gets ko na, yung 99 speed. Mas madali na natin ano to, malalaman kasi 9 siguro yung mga 10, V10, V11, V12. Oh, 'di ba? Malay nyo ganun. Oh, 'di ba? At syempre, ang kanyang pulley ay oversize na plastic. Etong tension pulley, oversize. Yung guide pulley, oversize din guys. Ayan, plastic din. Ang ganda nito guys, promise. At ang kadena niya ay narrow CN9S. Ayan, hindi ko alam kung anong ano to. Sa S yata to guys, yung nasa gitna. Di ba? At syempre, ang ating crankset. Ang crankset natin ay bakal, 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 bakal. Ayan, 170mm. Bakal na crank arm, bakal ang chainring. Square tapered tayo, guys. Ayan. So, tatlo. Ito, plastic lang to, guys. Ayan. So, makakatulong yan, guys, para hindi tayo, kung nakapantalong ka, naka-jogging pants ka, para hindi kainin nung plato yung iyong suot. Ayan. 24, 34, 42. 24 pinakamaliit, yung gitna 34, ito 42. So marami kang option. Syempre, sealed bearing ang ating BB. Buti pa yung bike may BB. Ayan.
At tapos ang FD natin, sensor rin to guys, V9. E nakikita nyo ba? V9, sensor na clamp type. Ang cute nito guys, napakasimple nung FD nya. Ang simpleng tingnan. At syempre tayo dito, ito, click seat clamp. May mata yung seat clamp guys, oh. Ayan, alloy to. Ayan, alloy. At ang seat post natin, 27.2 in diameter at 350mm ang haba, made of bakal. Ayan, kala nyo alloy, no? Made of bakal na may tatak na fox eye. At ang pedal natin ay Tick Plus na malapad ball bearing. Eto, ball bearing niya. At ang upuan natin, ang ganda guys, ang haba, oh. Haba. At makapal ang foam. Ayan, mamatigas na mayroong fox eye dito. At man, uy, ang kitid nito guys, ang kitid talaga, promise. At ang liit. At may hiwa dito. So dito dadaan ang utot mo. Hindi mo na itataas yung pit mo. Yan, sisingaw na dyan yan. At mayroon ditong mababaw na kanal. So dito dadaloy ang ihi mo. Kasi baka iwan ka ng mga kasama mo pag pumarada ka at umihi ka pa. Promise, ang ganda ng upuan mo guys. Ito, para siyang aftermarket na upuan. Kita nyo naman guys. So ang haba, oh. Oh, di ba? At syempre dito tayo ngayon sa handlebar. Ang handlebar niya guys ay bakal na may tatak na fox eye. Alam ko may box sweep to guys eh. Ayan, konti lang naman guys. Konti lang. Siguro mga 0.4, 0.3 lang siguro. Ayan. 710mm ang haba. Ayan. At ang grip niya guys, gumang goma. Rubber na rubber. Oh, at ang ganda ng hydraulic lever niya guys. Gawa ng Simmers. Ba't ko nasabing maganda? Una-una, naka 2-finger siya. Ayan. At pangalawa, na-adjust yung layo ng lever niya sa grip. Ayun yung tornilyo guys, oh. So pag sinikipan mo yan, lalapit yan sa iyong handlebar or grip. Ayan, oh. Oh, ang ganda, oh. Oh, diba? Ang ganda. Tapos, syempre, ang shifter natin ay Sensa V9. Wala siyang number indicator dito. So, tatansyahin mo na lang yan. Hmm, diba? 9-speed yan. At syempre sa kabila, ganun pa rin. Simmers, may adjustant, 2-finger, at shifter na Sensa V3. Kuha akong magnet, guys, para ma-magnet natin itong lever. So, ayan, magnetin natin, guys. Uy, alloy lodi. Hmm, alloy lodi. Ganda nito, guys, promise. At ang ating stem, alloy din yan. 85mm. Yan, nagawa ng fox eye. Yan. At syempre, yan, naka-negative positive to guys. So, pwede mong baliktarin. Kasi yung pangalan niya, baliktaran, no? So, negative positive yan. At ang ating headset ay may tatak na siyang feng tie. Ang cup niya ay alloy. Tapos, may spacer siya guys na isa na 10mm at dust cover na made of alloy to. Ayan, dust cover ba? Dust cap. Ayan, oh. Oh, diba? So, dito tayo ngayon guys sa kanyang rotor or caliper. Ang rotor niya guys ay 160mm na pangkaraniwang size at design ng isang built bikes. At syempre, Simmers na naka IS mount. Para siyang rock, ano, Minecraft. May kanto rito. Ganda nito. Uy, pwede mo hugutin guys yung brake pad nang hindi mo na binabaklas ang gulong sa kayong brake caliper. Ang ganda. Thumbs up tayo dito guys. So pwede mo doon linisin. Tatanggalin mo lang to. Mahuhugot mo na to guys, promise. Napaka convenient ng ganitong caliper guys. At syempre sa kabila, ganun pa rin. Naka IS mount pa rin yan guys. Gama ng Simmers, may adapter at 160mm na rotor. Ayan, tingnan natin uli guys. Oh, promise, natatanggal talaga siya guys. Thumbs up na thumbs up tayo rito. Hindi kagaya ng ibang caliper, tatanggalin mo to, kaya tanggalin mo yung gulong. Oh. At syempre, nasa ibabaw yung caliper niya. At ito guys, yung kabila nung crank arm. 170mm, made of bakal. Bakal. Ayan, oh. So palagay ko guys, wala na ako nakalimutan dito guys. Thumbs up tayo rito. Panalo guys. Panalo. Ang ganda. Fox Eye RS. So ayan guys, ang ating bike check ng budget
Mountain Bike. Dito yan sa Bike Planet Maykawayan branch. Ayan, nagkakaalaga nga pala to guys ng 9,950 pesos. Ayan, kita nyo naman below 10,000 may mauwi ka ng mountain bike. At tumatanggap nga din pala sila dito guys ng home credit para sa mga gustong kumuha ng hulugang mountain bike kagaya nitong nasa likuran ko. Ayan guys, oh, di ba? So hanggang dito na lang guys ang aking video. Huwag kalimutang pindutin ang like at mag-comment ka na rin kung masasabi mo dito sa ating binike check na Fox IRS. At syempre, huwag nang pindutin ang subscribe button para hindi kayo updated sa aking mga YouTube video. Ayan, road to 6,000 na tayo guys. Ayan, maraming kasama sa inyo guys. Hanggang dito na lang. Bye-bye!